Taon-taon nakamamanghang pagmasdan ang pagpapakita ng debosyon ng mga deboto ng Itim na Nazareno. Lalo na kung iisipin mong ang imahen ay dinala sa Pilipinas mula Mexico, mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Taliwa sa mga kwento, hindi raw totoong nasunog ang puon kaya ito naging maitim. Ayon kay Monsignor Jose Clemente Ignacio, gawa raw talaga sa dark wood ang puon. Noong 17th century, type of wood na ginamit sa Nazareno ay dark wood ito. Pareho doon sa wood na ginamit raw sa Our Lady of Antipolo. Taong 1606, nang inilaga kampuon sa simbahan ni San Juan Bautista sa Bagong Bayan na bahagi na ngayon ng Luneta. Noong 1608, inilipat naman ang imahen sa San Nicolas Tolentino Church sa Intramuros. Taong 1650 pa lamang, kinilala na ni Pope Innocent X ang masiting debosyon sa Itim na Nazareno. Hindi malinaw kung kailan nagsimula ang pagpaprosesyon sa imahen. Pero noong 1767, ipinag-utos ng Arsobispo ng Maynila na ilipat ang puon sa simbahan ng Quiapo kung saan na ito nananatili hanggang ngayon. Ayon sa website ng Quiapo Church, Traslacion ang tawag sa paglipat na ito ng puon. May painting na noon pa lang, 1847, ng artist na si Jose Honorato Lozano na pinamagatang Iglesia Parokyal de Quiapo na nagpapakitang ipinoprosesyon ng itim na puon. Sa National Library, nakita namin ang mga larawang ito na lumabas sa isang magazine noong 1948. Kwento ni Eugenio Hunko, 71 years old at isa sa mga pinuno ng Ihos ng Nazareno, mas kalmado ang emosyon ng mga deboto nung una niyang masaksihan noong 1961. Saka nag-umpisa na lang ang appreciation eh. After lunch, kuminsan 4:30 na lang hapon. Mapasok kami noon ng kundi 10, 11:30. Ang mga larawang ito ay mula naman sa librong Filipino Heritage noong dekada 70. Dito makikita ang dami ng tao sa prosesyon. May nakasampa rin sa andas. Pero malayo sa mga imahe na nakikita natin ngayon ng mga debotong hindi magkamayaw. At noon, sa Quiapo lang aniya umiikot ang prosesyon. Quiapo area lang talaga. Ito, lalabas ng Villalobos, kakanan na Itiage. Kung hindi naman Pigo, may isang kanan mo, Estero Sigado. Tapos kinakanan ng Paterno, kung minsan naman Raon. Pabalik naman ang Quezon Boulevard, punta na ilalim ng tulay. Nabago ito simula noong 2007 kung kailan ginawang Quirino Grandstand na ang simula ng prosesyon. Una-una yung safety ng mga tao kasi dumadami ng deboto at nagsisiksikan na dito sa Quiapo. Napagpasyahan nila na simulan sa Luneta, yun yung Bagong Bayan noong araw. At i-re-enact itong traslasyon, yung paglipat ng mahal na puon papunta dito sa Quiapo. Pero alam niyo ba, ng orihinal na katawan ng imahe lamang ang pinoprosesyon? Ang orihinal na ulo kasi ng puon, nakakabit naman sa replika na katawan sa loob ng Quiapo Church. Sa tao ng prosesyon, may mga tradisyon namang tila nakataga sa bato, gaya na lamang ng pagpila para humawak, humalik, o kaya ay magpunas ng panyo sa imahen. Maraming pre-colonial o yung tinatawag natin na bago pa dumating yung mga Kastila na mga values, na mga iba't ibang mga tradisyon na nakikita natin dito tulad nung paniniwala sa kapangyarihan ng mga objects. Marami pa rin sa mga deboto ang walang sapin sa paa kapag sumama sa prosesyon bilang pagpapakita raw ng sakripisyo. Nitong mga huling taon, napansin lalo pang dumami ang mga deboto, lalo na ang mga kabataan. Ngayon taon nga, inaasahang nasa 2 hanggang 3 milyon ang sasama sa prosesyon. Lahat may request, di ba, sa Diyos. At alam mo naman na pagbibigyan ka, kaya maghihintay ka talaga. Ayun, ganun, mabait itong Nazareno. Ito yung mga istorya dito, kaya maraming mga tao dito. Sandra Aguinaldo, GMA News.